So guys, so sabi ko sa inyo, kailangan nating ayusin na. Dahil linggo na ng gabi, kailangan na tayong mag-adobo, magluto ng kanin, para may bahan tayo bukas ng umaga. So dapat, kailangan set up na kasi itong una ng araw ng ating pagpasok ng trabaho. Kaya wait lang tayo! Oh, tandaan nyo yung aking binabad na sabi ko sa inyo, i-adobohin ka oh. Di gaya at anong nangyari sabi ko sa inyo ay gabaunin ko nga ng launes. So arete sinasaling ko din sa maliit na kawali. Tapos yung pinagbabayaran ay di ay nang gagawin kong sabaw. Pagkatapos naman naon, ay di aking isasalang na laang diyan sa aking lutuan at medium heat laang. At gawa nang baka naman masunog ay hindi pa naman tost ang karne. Aw. Yan, pagkatapos ngayon, tatakloban mo siya. At hayaan mo siyang kumulot, lumambot. Makikita nyo naman, at pag nakulo na, kapag kagaya na, ay di babalik-balik ta rin nyo rin kahit papano ng bahagi at baka masunog naman ang ilalim. Ano? Ngayon, pag nabuksan nyo at nakakulo na at alam nyo namang paluto-luto na, lagyan nyo lang ng kaunting asin. Dahil nalimutan ko bagang lagyan niya ng asin at hindi ko nga makain ng asinan at inilagay pala sa tukador ng napakataas eh kaya pala hindi ko kita. Ay di nilagyan ko nga ng asin. Ngayon, pag nalagyan mo ng asin, ay di diyan muna siya, takpan mo uli. So habang nakulo ng ating adobo, ako na may nagsasali na ng kanin din sa aking malutuan at nang ako na may makagayak-gayak na pwede nang palamigin at pwede na nating ilagay sa rep. Ano? Kumbaga sa kwan eh, para iisang gawa, hindi yung aantayin mo pang maluto bago ka pa magsasalin. Kung maaari gawin mo na yung mga kaunting bagay, ayun na may para sa ampa eh, doon din ang punta na. Ano nga? Ay di habang naisalin mo na nga iyan, tingnan mo ulit si adobo at baka naman natutustan ng ilalim. Kung pwede mong haluin ng bagya at para naman pantay naman ang paglambot ng magkabila, ay di mas magaling din yan. Tamang-tama yung ginagawa mo. At yan ay pagkaya ni nadalimot, lambot na yan. At tunaw na, at suot ng lasa sa karne. Ay timat magmamantika na iyan at maiiga na. At ayun ang gustong-gusto ko naman parang inilalahid sa bahaw. Ano? Kung baka siya kuha na inandiyan na lang yan. O, takpay muna uli. At balkan mo mamaya. Ano? Maya-maya pa ay buksan mo uli. Ay kita nyo. Kita nyo ang ilalim. Parang nagsusunog-sunog na siya. Hindi yan nagsusunog-sunog. Ang nangyayari diyan ay nawawala na ang tubig ng karne at ang natitira na lang ay tuyo. Tuyo at saka yung mga taba-taba at mga manti-mantika. Ay nakita nyo naman at hindi naman ginisa. Kaya ang nakikita nyo ay ganyan. Ngayon, ako naman ay ang gusto kong adobo ay ayaw kong matamis. Ay ang ginagawa ko pagka ganyang igana ay nilalagyan ko pa yan ng kaunting-kaunting suka tapos pa iigahin ko pa ng bahagya. Yan, kita nyo yan. Kunti lang suka ilagay mo. Di iga na. Iga na yan. Lalagyan mo lang kaunting-kaunting bagyan suka. Yaw, ayos na yan. Tapos ang gawin mo, huwag mong gagalawin. Hayaan mong maluto ang si suka di yan. At di pagka naluto mo na si suka di yan, at di ipanalong-panalo na yan. Yan, katulad na yan. Luto na. Kita nyo, tuwala ng sabaw. Isasahalin mo ngayon di yan sa iyong lalagyan sa malutuan mo. Kumuha ka ng mga ilang piraso lang at ay dali na rin. Pag nailagay mo din mga ilang perasong gayaan, ay di kiswabing-swabo na. May baong ka na bukas. Ay may pang-almusal ka pa kung makakakain ka. Ako hindi nakain ng almusal pag may pasok eh. At gawat may baon na eh. Oh, di kidali na. Kuhang-kuha na eh. Ay ano pang gugustuhin mo? Ay pwede mo pang baon yung kaunting iyon. Oh, ayan. Kita mo't nandiyan ha. Palalamigin muna natin. Takpan mo ng bagay at ilagay mo na sa rep. Kayo na bahala. Di na kayaw.